Balita natin ngayon, Kai Sotto second game versus Shimane. Kaibigan, nanood po yung agent ni Kai na si Tony Ronzone. Eto dito sa second game, natalo man sila Kai pero napakita naman niya ang kanyang court vision. First time mga kaibigan, starter po ang pambato natin dito sa Yokohama B Corsair. So eto, simula pa lang yung game, kakasimula pa lang, talagang mainit na si Kai. Inatake niya yung mga defender niya doon, ilan yung nakabantay pero maganda yung galaw niya, may power. At eto, tignan natin yung court vision ni Kai, kitang kita naman mga kaibigan. Marami siyang gagawin ganyan dito, kaya sana sa susunod pa saan siya. Kasi second quarter, hindi man lang makahawak si Kai ng bola kahit hinihingi niya yung bola, isang beses lang siya nakahawak. Sa second quarter, eto dikit na dikit ang laban, starter ang kababayan natin ha. Mga kaibigan, at after ng play na to, napituwal si Kai dyan, grabe naman yun. Mga kaibigan, siya yung inaatrasan. Yung mga foul na nakakatawa talaga. At yan, ibinalik si Kai, kaibigan ha. Nung inilabas si Kai ng first quarter after nung ma-foul, natambakan sila, binalik si Kai yan, tambak na ng malaki. Hindi na sila nakabangon mga kaibigan. Wala silang magawa sa shooting mga kaibigan. At eto pang isa pong foul ni Kai, napakanipis. So eto, tingnan natin yung gagawin ni Kai dito. Hook shot, sayang, hindi pumasok. Sayang yan mga kaibigan. So eto, tingnan natin yung gagawin pa ni Kai dito, na foul siya dyan. So free throw ni Kai, ang alam ko, hindi niya naipasok yung mga free throw niya. Siguro kaya medyo, pumangit yung shooting ng pambato natin dito sa free throw line, ay dahil nagbubuhat na siya. May nag-comment pa nga niyan before eh. So eto, tingnan natin yung gagawin ni Kai, na foul niya naman. At sana pag ni-review ng coach niya, sana ma-realize niya na maganda yung court vision ni Kai. Talaga pag pinasahan si Kai, na-open yung mga nasa labas na kinikick out pass ni Kai. So, ang isa ko pa nakikita na maganda, kapag si Kai yung pinapasahan nila palagi sa poste, kapag yung ginagawa nila palagi, gaya dito sa second half, mapa-foul lagi yung mga big man ng kalaban, at the same time, maaga sila tutungo sa penalty. Kung maaga nila ginagawa yung ganyan kay Kai, sigurado mas maganda mga kaibigan itatakbo ng team na ito. Yung nga lang talaga yung mga kick out ni Kai na ganyan, talagang ganda ng vision niya. Hindi lang na i-convert yung mga teammate niya. Sayang talaga. Pero kung pumapasok yun mga kaibigan, talagang makakadikit sila at maaari silang manalo. Ito, another power move kay Kai. Apat na best lang ata siya nakatira dito. Tignan natin mami sa dulo ang complete stats ng pambato natin. 3 out of 4 ata siya sa field. So ito, tignan natin dito. Naglalag talaga yung server ng Japan. Assist yun mga kaibigan mula sa pambato natin. Maganda talaga yung vision ni Kai. Sana makita yan ang coach niya pag ni-review ang game nila na ito. So ito, naka-free throw si Kai dito. So natapos yung score, 73-94 mga kaibigan. Ito ang stats ni Kai, 22 minutes, 9 points, 2 rebound, 1 assist, 3 out of 4 sa field. Di siya masyado nakatira dito, especially sa second, di nakahawak ng bola, ang tagal niya sa loob. So yan, dalawa lang yung personal foul niya. Ang masasabi ko lang mga kaibigan, maganda po ang pinakita ni Kai sa game nito. Hindi lang kapansin-pansin kasi tambak nga po sila. Sayang yung mga pasan ni Kai na hindi na i-convert sa mga teammates niya. Dami sana niyang assist. Ang story ng game para sa akin mga kaibigan, nomad sila sa shooting, sa 3-point line. At magandang playing time ng ating pambato ngayon. Malaking bagay din, nandito yung agent niya sa Japan na si Tony Ronzone. Nanood po ito kahapon pero this game hindi ko po sigurado. So ito, shoutout ko lang po pala si Ruel Basadre, PJ Manso, Ronman, Dionisio Rufo, Wellplay, Jordan TV, Agerico Salvador, THT, Esser Dale, Super Ninja, at Paulo J. Cebu. Maraming salamat po sa inyo.